ito ang lahat ng kailangan niyo para hindi matuloy ang ritual ni Armando. Bakit mo ginagawa ito? Dahil si Armando ang gumawa nito sa akin. Patayin mo si Armando. Ngayong gabi, gaganap ang pag-atake yung magkukumpleto sa aming pangangailangan. Tapos na ang kasayahan niyo. Nagsisimula na. Tamang sabi ng mapupunan. Muli na nga tayo. Baka may buhay pa sa loob. Kailangan natin makapasok. Sabi ko na nga ba darating ka, anak. Salamat na tinanong mo sa akin si Amanda. Amanda! Hindi pa ikaw ang ganap na may-ari ng Bertud. Kailangan mong pagdahanan ang lahat ng pagsuko. Ako na ang bago mong amo! Pag-surf mo ang Bertud siguro mo para malaman kung lumakas ako hindi. Nandito sa libro na to, yung lahat ng sekreto ng mga mangkulam. Isa lang dito ang paparating na kabilugan ng buwan. Yan yung oras kung kailan nila papalabasin ang pulang buwan, kung saan nila gagawin ang ritual ng immortalidad. Nasa taong desisyon ngayon.
Tol, tapos na? Tapos na. Galing talaga natin, no? Elias, binabawi kong sinabi ko noon. Kahit tapos na ang laban, sana magkaibigan pa rin tayo. Maraming salamat sa pagligtas sa akin. Ikaw na bahala kay Elias, ha? Tapos na ang laban. Malino na sa akin na malaya tayong buwan ng sarili nating kapalaran. Kuya! Nay! Nay! Si Kuya! Wala ba naiyak, ha? Tapos na. Uy, sila na. Kiss naman dyan. Pero minsan, may mga pagkakataon na kailangan mong maghanda. Dahil may susubok sa katatagan ng desisyon mo maging mabuti. At ang pinakamahirap na pagsubok ay kung questionin mo ang iyong sarili. Pero kung malinaw sa puso mo kung ano at sino ang mahalaga sa'yo, hindi ka maliligaw ng landas kahit kailan. Ay, maraming salamat po. Dahil po sa pagmamahal nyo, pinaglaban nyo po ako. Ay, kung nasan man po kayo ngayon, sana po masaya kayo sa mga desisyon na ginawa ko. Dahil ginaya ko lang naman po kayo eh. Lumaban din po ako. Mahal na mahal ko po kayo, Nanay. Iilan lang ang nagmamay-ari. Iilan lang ang nagtaglay. Pinagpala. Dahil hindi lahat may kakayahan para ang kininama. Kapangyarihan, kabayanihan, katapangan. Ito ang tatak at iman. Sama na sa tradisyong Pinoy ang saring-saring kwento ng Agimat. Lakas, protection, galing. Sinong lalaking tatanggi sa kapangyarihan na dulot ng isang agimat? Malalim ang koneksyon ng agimat sa kulturang Pinoy.
Kahit na mga bayanig sina Andres Bonifacio at Amilo Aguinaldo ay mga kwentong agimat di umano dahilan para maraming ang naniwala sa pamumuno nila. Ayon sa matatalad na kwento, may dalawang paraan para makuha ang galing nito. Una, ang agimat mula sa kalikasan. No, kung ang anting-anting ay gusto mong galing sa kalikasan, ito ay matatagpuan mo lang. Dahil nga, naniniwala na ipagkakaloob yan sa'yo. At agimat mula sa mga medalyong may mystical signs na gawa ng tao. Yung gawa ng tao, nabibili yan. Pero dahil nga sa nabibili, wala siyang bisa. Bibigyan mo siya ng bisa. Yung kabutihan ng taong yon, yung birtud niya, yun ang nagpapalakas ng anting-anting. Kalikasan man o gawa ng tao, ang tamang paggamit ng kapangyarihan dulot nito ang tatatak sa isipan ng mga makakaalam nito. Tulad na lamang ni Tata Goting, nagsinuluan Laguna. 30 taon na nagpasanin sana ng pangalan niya bilang magagamot gamit ang kanyang agimat. At kadalasan sa mga lumalapit sa kanya ay mga biktima di umano ng masasamang espiritu. Ito ang medalya ng impinito. Lahat ng masasamang espiritu ay kayang palayasin nung nagdadala ng ganitong medalya. Ayaw ko na. Ayaw ka na? Ayaw ko na. Iiwanan mo na. Opo. Anong gawin ko sa'yo kapag inulim pa yan? Hindi ko na po ulitin. Ito naman ang 7 Arkangeles na ito ay ginagamit naman sa barilan. Pag meron ka nito at buhay, sigurado hindi ka tatamaan ng bala. Isa lamang si Tata Goding sa ilang tao na sumubok at sinwerteng mabigyan ng kapangyarihan. Isa lamang siya sa may tatak na agimat. Para kina Tiagong Akyat, Pepeng Agimat, Tonyong Bayawak at Elias Paniki ay hindi naging madali ang pagtuklas at pag-angkin ng kanilang mga agimat. Subalit merong hindi agad silang natuklasan, ang kapangyarihan sa Quiapo. Galing sa Batangas, itong medalya. Yung ganito, galing ng Baguio. Galing ng Mount Banbatok. May nagde-deliver, ma'am. Galing sa Mindanao, Banahaw. Ang Quiapo ay isa sa mga kilalang lugar na pinupuntahan ng mga taong naghahanap ng sarap sa akin. Samot-saring mga bertud at talisman ang makikita dito. Ito, kontra sa kulang, San Benito. Kung tawagin ay 5 bokales. Ang gamit ito ay taglay ng kabutihan sa negosyo, kabuhayan, palobagloob, mga inggitera, mga tsibosa, gabay nito. Sa St. Benedict, gamot sa mga apo ko na ginagamit ko sa pagkayong nausog, tas yung mga masasamang espiritu. Iba't ibang klase ng agimat, iba't ibang klase ng kapangyarihang taglay. Pero ang pinaka-importante sa lahat ay ang kapangyarihan ng kabutihan. Lakas ng isang superhero, ganyan daw ang taong may agimat. At ganyan din isinalarawan ng mga nagtataglay nito sa comics, sa pelikula at sa telebisyon. Sa bawat kwento ng agimat, lalaki ang laging bida nito. Sikat na mga anting-anting, mga kilala natin, ay yung mga anting-anting na pangontra. At mga pangontra ito sa laban sa bala, laban sa itak, laban sa sundang, sa pakikipagdigma. So, yun ang gamit nito. Kaya, ang alam natin ay sa mga lalaki. Huy, mga parigo! Noong dekada 70, isang pelikula hango sa buhay ni Leonardo Manisio ng Cavite ang lalong nagpatibay ng paniniwala ng mga Pinoy sa agimat. At siya, si Nardong Putik. Para sa batas, isa siyang kaaway. Pero sa mga lumalapit sa kanya at para sa mga naaaping natutulungan niya,
bayani si Nadong Putik. Noong 1958, sa isang engkwentro sa bigasan, nabaril sa ulo at sa tiyan si Nardo. Pero nang madakip ng otoridad, maliit na sugat at galos lang ang nakita sa kanya. Yung sa ahas, nasa bulsa niya, nakabalot yung sa panyong puti. Na pag may tatambang sa dinadaanan niya, nagalaw yun. Batong kalog. Yun yung bagay na bilog na para siyang bato, na nakalog siya. Yun naman sa taga-bulag. Yung hindi mo siya makikita, yung batang ibinabad sa alak, yun naman pag iniinom niya sa kuwan naman yung sakunat. Pagkainom niya noon, naghihiwa siya, yun, parang ditablan siya ng bala. Ang lalaki may tanga ng anting-anting ay may karisma na tinatawag. So na-attract, hindi lang babae, pati lalaki, lahat ng tao na-attract, may power. So doon ko nakita, napasok ko yung mata niya, mailak. Well, yung kumikisap na diamante na iba-ibang kulay, yun ang outstanding talaga sa kanya. Na every time, doon ako napapatingin eh, kasi kumikisap na ganun eh. Agimat sa ano ito? Yan ay agimat niya sa puti. Kaya lang, wala niyang visa. Pagkat hindi natin alam ang pagpapakain ng orasyon sa kanya. Yung anting-anting o yung agimat, lalong-lalo na kung ito ay gawa ng tao, kinakailangan lagi mo siyang lalagyan ng visa. Ang paglagay mo ng visa ay yung dasal at yung paggawa mo ng kabutihan. Dahil pag hindi mo siya ginamit sa tama, yun ang pagkawala ng visa nito. Pero iba ang paliwanag ng isa sa mga anak ni Nardong Putik kung bakit nauwi rin sa madugong wakas ang kapalaran ng kanyang ama. Ayon kay Esther, may paniniwalang bawal hipuin ng babaeng agimat dahil mawawalan daw ito ng visa. Hinawakan niya ang agimat makalipas ng 2 araw. October 10, 1971, nasukol at napatay ng mga alagad ng batas ang binansagan Robin Hood ng Cavite. Sa kabila nito, hindi nasira ang pananalig ni Esther na naging mabuting ama at tao, si Nardong Putik. Kailangan alam nyo kung alin ang totoo at hindi totoo sa pagtataglay ng agimat kasi marami nagkalat na peke niyan. Kung bibigyan ka ng agimat, saan mo ito gagamitin? Sa pagpili ng tamang numero para manalo sa loto? O sa pagbibihag ng puso ng babae yung iniibig? O sa pagsisilbi ng buong giting para sa iyong bayan? Si Emil Narido, kilala bilang Haring Bakal ng Cavite. Ginamit ang taglay ng agimat para sa kabayanihan. Ano tong Bertod mo pinamana na ba sa'yo? Nakuha ko to sa panaginip, yung umpisa. Tinawag kami Haring Bakal galing sa titulo ng matandang nagturo sa akin na si Elenong Lugari. May binibigay siya sa akin libro o aralin. Inutusan niya ang isang tawa niya na pamanahan ako ng medalyo na yari sa nyug na walang mata. Kompuesto to ng 4 elementos o mga Bertudes na nagmumula sa 4 elemento. Bertudes na galing sa lupa, Bertudes na galing sa mga halaman, Bertudes na galing sa kidlat o sa apoy, at saka Bertudes na galing sa tubig. Ginamit ni Emil ang agimat sa kabutihan. Ito ang naging lakas niya panlaban sa kasamaan. Katulong ako ng mga alagad ng batas natin. Na-testing ko yung tinatawag natin na mga abilidad niya yung agimat. Doon subukan ko siya na talagang meron totoong ganyan. Yung pagtapos na yun, security na ako na isang subdivision. Eh, proud kami na ganun si Papa, na nakakatulong siya sa ibang tao. Pero ikaw, kung sakali man nasabihin sa'yo ng tatay mo na gusto ko na magretiro, handa ka bang bumalik sa akin? Papayag ka ba? Oo naman. Siyempre, sa pag-aaral ni Papa, marami siyang natulungan tao. May naitulong po ba si Mang Emil sa inyo na gamit ang kanyang agimat? Marami. Bawat lakad ko sa mga iba't ibang pupuntahan, natutulungan ako sa depensa sa katawan. Ikaw ba naka-witness ka na nung binabaril sabay hindi tinataplan ng bala? Hindi pa ako naka-witness, pero sinusugatan dito. Hindi bumabaon, hindi dumudugo. Nakakaiba po talaga. Ngayon masasaksihan natin ang kapangyarihan ng agimat ni Emil. Kailangan lang niyang dasalan ng kanyang kasama upang tumalab ang isasaling agimat dito. Mabalas sa mga bata, huwag gagayahin. Mapanganib.
hindi man nagalusan ang bahagi ng katawan na tinamaan ng taga. Mukhang tumalab talagang kapangyarihan ng Bertud ni Mang Emil. May sa demonyo ba ang agimat? Para sa akin, wala. Kasi ang agimat, wala namang isip yun. Isa siyang enerhiya o purong enerhiya na kung ano ang minimithi mo ay siyang magiging. Yun ang susundin niya. Kung ikaw ay isang mabuting tao o masamang tao, doon siya iiral. Anong payo mo sa mga gusto magkaroon ng agimat, lalong-lalo sa mga kabataan natin na nahihilig dahil sa mga lumalabas ngayon sa telebisyon? Unang-una niyo yung alamin sa buhay ninyo, yung safety ninyo o yung kaligtasan niyo sa paghawak niyan at pagtataglay niyan. Pangalawa, kailangan alam niyo kung alin ang totoo at hindi totoo sa pagtataglay ng agimat kasi marami nagkalat na peke niyan. Pangatlo, kailangan kung nakatagpo ka na niyan, huwag kang makakalimot sa Diyos na nagbigay lang sa inyo yan. Gamitin nyo sa mabuti, huwag nyo gamitin sa masama. Huwag ninyo ipapahamak yung sarili ninyo. Kasi kahit may anting-anting kayo, may hangganan lahat yan. Lahat yan sa Diyos din uuwi. Ang pagkakaroon ng isang agimat ay isang malaking responsibilidad. At sa mga pinagkakatiwalaan ng mga sikreto nito, ang pinakamataas ng uri ng kagitingan at kabayanihan ang inaasahan nito. Mabigat ang responsibilidad ng mga napiling magtaglay ng agimat. Dala nila sa balikat nila ang kapakanan ng mga inaapi. Ang kapangyarihan ng agimat kailanman hindi para sa sariling kapakanan, kundi sa kaligtasan at kabutihan ng mga walang lakas. Kapangyarihan, kabayanihan, katapangan. Ito ang tatak ng agimat. Thank you.